Okay, magandang umaga po sa lahat ng ating mga viewers sa ating programa. Welcome po sa ating segment na Betco, ang balitaktakang edukasyon at teknolohiya. Inihahatid po sa inyo na Extension Services Division ng Central Bicol State University of Agriculture. Mga kaibigan, ang programa pong ito ay isa sa mga segment ng online promotion ng Extension Services Division ng Central Bicol State University of Agriculture upang mas maintindihan at malaman natin ang mga serbisyong ibinibigay ng CBSUA para sa ating komunidad. Sa hapon pong ito ay pag-uusapan po natin ang tinatawag nilang digital finance. Ano kaya ang ibig sabihin ng digital finance? Okay. Sa pangunguna po ng College of Economics and Management ng Central Bicol State University of Agriculture, katuwang po ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ay malalaman natin ang ibig sabihin nito at iba pang mga programa ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Okay, samantala po sa ating mga active viewers sa Facebook, ay nais rin po naming malaman ang inyong mga saloobin tungkol sa pinag-uusapan natin ngayong hapon. Pwede po kayong magbigay ng tanong sa ating mga resource persons at sasagutin po yan ngayon mismo ng ating mga bisita. Okay, so ipakilala na po natin kaagad ang ating dalawang makakasamang bisita ngayong hapon. Ang isa sa mga kasama natin ngayon ay nagmula pa sa Bangko Sentral ng Pilipinas at isang masipag na bank officer ng BSP Naga at suki na rin ng Central Bicol State University of Agriculture sa pagbibigay ng kaalaman tungkol sa mga programa ng BSP. Siya po ay si Mr. Kit Hidalgo. At ang pangalawa po nating kasama ay ang senior specialist din po mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa Naga. Siya po ay si Mr. Bobby Almeda. Good afternoon po, sir, mga sir, at welcome po sa ating programa. Noon. Hello, sir. Good afternoon po. So, yes, ano good po ba, afternoon. Sir, ang pag-uusapan na... Okay po. Ano po ba, sir, ang pag-uusapan natin ngayong hapon? Ay, salamat sa tanong niyan. Una sa lahat, magandang hapon sa ating lahat, sa mga nakikinig sa dito sa ating balitaktakang Betco, balitaktakang pang-edukasyon, di ba? Oo, na ini-sponsor po ng Central Bicol State University of Agriculture, katuwang ng ating Extension Services, ang College of Economics and Management. So, kung hindi ako nakakalimot, ilan ba ang participants natin ngayon? Saka mga taga saan po ba sila ngayon? Hello? Narinig pa ba ako? Okay. So, magandang hapon sa ating lahat. Muli po ako si Kit Hidalgo, bank officer po ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At pag-uusapan natin ngayong hapon, isa sa pinaka-exciting at the same time napapanahon na topic patungkol po dito sa tinatawag natin digital finance. Pero mag-focus tayo doon sa payments, sa pagbabayad. Ano po, digital payments. Kung napapansin niyo po sa slides natin ngayon, ang nakalagay dyan ay digital payments, the new norm in payments. Bakit naging parang ito na yung magiging bagong gawi natin sa pagbabayad? Digital, so ibig sabihin po, gagamit tayo ng makabagong teknolohiya, gagamit tayo ng ating mga cellphones, ng ating magkoconnect tayo sa ating mga internet para mapangyayari natin yung ating mga transaksyong pananalapi. Okay, so ano po ba itong mga oportunidad dito ngayon sa digital finance? Okay, ano po ba mga opportunities? Kasi kung mapapansin natin yung ating population ngayon, bakit daw may oportunidad? Bakit may opportunity? Bakit yumayabong? Or bakit nauuso itong digital finance? Una, kasi 7 sa 10 na mga Pilipino ay walang bank account pero merong cellphone. Tapos, base naman sa edad, karamihan natin ay nasa tayo working population eh. Tapos at the same time, nandun tayo sa mga batang populasyon. Kasi ang median age po ng mga Pilipino ngayon ay 23 years old.
Then, 1/3 ng population ng Pilipino, ng mga Pinoy ay mga millennials. So, anong ibig sabihin nun? Walang bank account, pero may cellphone, mga millennials, mga bata, maraming SIM, ang iba dala-dalawang SIM card, 159%, ibig sabihin sobra sa 100%. Ibig sabihin may mga Pilipino na may more than 2 SIM cards, ano pa po, merong smartphones at 65% smartphone adaptation, ano pa, 67% ng mga Pilipino ay gumagamit ng internet ngayon. Lalo na ngayon nagkaroon ng pandemya, lalo tigit na puwersa, walang nagawa yung mga tao, kundi umadapt sa bagong, sa new norm at mag-connect sa internet para sa kanilang mga school works, sa kanilang pagbabayad, and at the same time, marami pa pong transactions na nangyayari online. Tapos sabi dito po, we are spending, tayo ay gumugugol ng aabot sa 4 oras kada araw sa social media at sa pag-i-internet. So, ito, tinitingnan natin, totoo, may mga downside ang mga ganitong bagay-bagay, pero tinitingnan natin dun sa positibo. Anong oportunidad nito? So, ang ibig sabihin, handa, kaya ng mga Pilipino ang mag-venture into digital finance. Saka, hindi lang natin kaya, hindi, pero kailangan na kasi natin. Because dahil dito sa panahon ngayon, ng maraming ganitong nangyayari, may pandemic and all. So, ibig sabihin, lalo tigit, na kailangan isa puso na natin, intindihin natin, gamitin natin yung mga makabagong teknolohiya ngayon sa pananalapi, particularly po dito sa digital finance na iisa-isay natin ngayon. Okay. Before, or yung current situation po kasi ng retail payment, pag sinabi po natin retail payment, pagbabayad po ng mga Pilipino, ano po, gumagamit pa rin tayo ng dalawang pamamaraan, paper-based at electronic-based. Sa paper-based po, alam na alam niyo po yan. Pag kayo po ay nagbabayad ng mga servisyo or bumibili ng goods and magbabayad sa services, gumagamit tayo ng cash. So, paper-based po yon. Ano pa po? Gumagamit tayo ng cheque. Eh. That's also paper-based. Now, meron pong isang pamamaraan din na tinatawag nating electronic. So, ano naman po itong mga electronic? Kung yung iba po sa natin or karamihan po sa atin, meron ng card-based electronic payment. So, gumagamit sila ng debit card, credit card, or debit card, credit card, or prepaid cards. Okay? Sa pagbabayad. Yan po yung card na merong EMV chip. Okay. Pangalawa, under electronic na pamamaraan po ng ating pagbabayad at pag-aavail ng goods and services, meron po din tayong tinatawag na electronic fund transfers. So kung kung siguro na ano niyo na experience niyo na rin to na kayo po ay pwedeng mag-debit or mag-credit sa pamamagitan po ng electronically pina-fund transfer, tina-transfer nyo po yung pera nyo from this account to other accounts or sometimes naman meron kayong pinapadala na pera from this account to the other accounts using electronic fund transfers. And also, another po na aspeto po ng ating electronic payments ngayon ay ang e-money or electronic money. Yan na po yung pumapasok. Ano na po to? Parang meron kang, parang yung cellphone mo naging wallet mo. So, ibig sabihin, yun na yung gagamitin mo pambayad. Nandun po yung applications ng ating e-money kasi nandun yung pera na pwede mong ipambayad ng goods or services. Before po, sa next slides, kung antayin natin, sige, medyo may lag. Okay, before... Okay. Before po, kapag tayo ay maglo-load, gumagamit tayo ng prepaid card. O, kaway-kaway dyan sa mga na ano kaedad ni Sir Bobby na nung kapanahunan po ay gumagamit pa ng load card para mag-load ng kanilang cellphone. Diba? Ikikis-kis nyo pa yon. Dapat dahan-dahan ang pagkisis kasi pag nasobrahan, hindi na mababasa yung number. Pero ngayon, ang ginagawa na lang ay top up na lang tayo. Pupunta ka sa isang applications, bibili-bili ka ng inyong load, pag-load sa cellphone, online ang gagawin mo or gagamit ka ng mga applications katulad ng GCash at PayMaya.
Now, doon naman po sa bills payments, kung dati po tayo ay pipila, samantala, sa bagay po ngayon, meron pa rin gumagawa nito, pag magbabayad ng bills, pipila ng pagkahaba-haba, di ba? Pwede pong pipila sa bangko o pipila dun sa mga malls whereby meron dun mga payment stations na pwede silang pumila, payment services na binibigay ng mga malls. Pero ngayon po, may alternatibo na. Pwede kang magbayad ng iyong mga bills through mobile bills payment. Diba? Kaya po kung napapansin nyo yung mga billing statements natin, meron na mga barcode sa baba, may QR codes, kasi pwede mo na yung gamitin through para po mabayaran yung inyong mga bills. And sa remittance naman tayo, dati po, remittance, tatawag yung kamag-anak abroad, o magpapadala ko ng ganyan, punta ka sa isang doon sa money exchange or doon sa money remittance centers, pupunta ka doon, withdrawin mo yung pinadalang pera from abroad. Pero ngayon, point-to-point na, P2P transfer na ang pwedeng mangyari. It is, again, using digital mobile services. Okay, pag-usapan natin ang mobile banking. So, sino po ba ang siguro po marami po sa ating mga participants ngayon ay may mobile bank, ay may bangko, di ba? Meron po kayong account sa bangko. Tama po ba? Meron tayong account sa bangko. Pero ngayon po, pwede ka nang mag-open ng bank account kahit po hindi ka pupunta physically doon sa bangko. Pwede ka rin po, or kung may existing ka pong bank accounts, pwede ka pong pwede na ma-facilitate po ngayon ang check deposits mobile. Hindi mo na kailangan pumunta dun sa branch kung saan ka po may account. Or, ngayon naman po sa pag-o-open ng accounts, yung kanilang tinatawag na know your client, ibig sabihin po para yung pagkakakilalan po ninyo para po mag-proceed yung mobile banking transactions ninyo, it's either magde-deposit ka or magwi-withdraw ka or magpa-fund transfer ka. Ngayon po, yung pagkakakilanlan or pag-open ng account, ano na po siya technology aided. Ibig sabihin, pag may mga series of steps po na ginagawa, hindi ka na po pupunta sa bangko na branch, kundi po using your cellphone, pwede ka na pong magkaroon ng account or mapangyayari yung transaction na gusto mo. Kasi minsan humihingi sila ng parang motion sensors or minsan naman magte-take ka ng selfie para ma-validate yung identity natin. Okay. Dahil po sa ganitong mga pangyayari, ganitong mga transactions, ganitong pangangailangan, especially now na meron tayong pandemic, all the more po na kinikilala po ng Bangko Sentral ngayon ang kahalagahan ng tinatawag nating National Retail Payment System or the NRPS. Ano po bang obheto ng NRPS? Ang obheto po ng NRPS is for a safe, efficient, reliable, and inclusive retail payment system in the Philippines. Ang ibig sabihin po niyan, ang ating payment system po ay kailangan safe, efficient, reliable, inclusive, kaya po dapat non-discriminatory. Ibig sabihin, saklaw kahit sino man po na nandito sa ating lipunan. Okay, kailangan competitive. Ibig sabihin po, highly competitive in a sense na hindi naman po masyadong mahal. Kung sakali hindi naman po masyadong magastos yung ating transactions na gagawin. Or yung cost of transaction kailangan mababa. And also, interoperable. Ibig sabihin po ng interoperability, pwede pong yung money changers or money transfer agents or yung post shop, kailangan po, pwede silang mag-exchange ng kanilang mga transactions with ease and with safety. Kaya po, nandito po yan sa next slide na ipapakita ko. Ano po? Nandito po siya sa next slide na ipapakita ko. The NRPS is a policy and regulatory framework that aims to establish a safe, efficient, reliable, affordable, and inclusive retail payment systems in the Philippines
with focus on interoperability, ibig sabihin po, yung payment service providers, katulad po ng mga bangko, non-bank electronic money issuers, ay pwede pong kahit isang account mo na lang, pwede mong, sa isang account mo, pwede kang makareceive ng payroll, pwede kang makareceive ng remittance, and dahil sa isang account mong ito, pwede ka ring magbayad ng iyong mga loans, ano po, yung mga loans, bills, ano pa, goods and services, at pagbabayad po sa ating mga government agencies. Ano po, pwede pong gawin through our one account. Kasi po dati, magkailangan mo po kasi ng maraming accounts. Halimbawa, iba yung account mo sa pagbabayad ng loans. Iba rin yung account mo ginagamit mo sa pagbabayad ng bills. Or iba rin yung po, hindi ka rin pwedeng hindi mo pwedeng gamitin yung bank account mo sa pagbabayad ng inyong mga government dues. Ano po? Pero ngayon, ang gusto pong obyekto ng NRPS is kahit isang account mo lang, pwede mong pangyayarihin, pwede mong mangyari yung lahat ng transaction na yon. Pwede kaya yon? Pwede. Kasi po, meron na po mga accounts ngayon na pwede mo pong gawin lahat ng mga transaction na yan. Okay. So, ano na po ang gagawin mo? You are faced with a dilemma. Ano mo talaga ang i-open mo? Mag-o-open ka pa ba talaga ng bank account? Or mag-o-open ka ng e-money? Oh, so, ang ibig sabihin po ng e-money, yan po yung mga electronic wallets ninyo. Ano po? E-money mo. Yung gagamitin mo yung cellphone mo, katulad po, maglalagay ka sa, mag-download ka ng application katulad ng GCash at PayMaya. Yan po yung mga samples ng mga e-money. Now, ano po ang kailangan? Kailangan ko pa ba ng bank account or e-money na lang ang gagamitin ko? Yan po, ang decision pong yan ay depende. Depende po sa pangangailangan. Kapag ito po yung comparison sa slide na to, ano po ang kaibahan ng bank account at ng e-money? Kapag po gusto mong mag-earn ng interest yung pera mo, hindi po mag-earn ng interest sa e-money. Pero po sa bank account, mag-earn siya ng interest. Okay? Kapag po gusto mo na ang pera mo ay insured ng PDIC, Philippine Deposit Insurance Corporation. So, sa bank account, insured ng PDIC. Pero ang e-money mo po ay hindi insured ng PDIC. Pero, ang bank account mo po primarily is para dun sa savings mo, emergency funds mo, ilalagay mo sa bank account. Pero kung gusto mo is easy payments, dun mo po gagamitin yung iyong e-money. Kasi po ang purpose ng ating electronic money is for payments. Ano po? Ibig sabihin, mapadali yung payment mo. Kaya po, kung gusto mo po, mas maganda, ako po personally, I have a bank account and I also have an e-money account. So, ibig sabihin, pwede po kasi, may mga pagkakataon po kasi, mapabilis, madali yung transaction ko kapag gumagamit ako ng e-money. Lalo na po sa mga bayarin na kailangan, ano po, ang purpose lang naman is payments. Ano po? Pero kapag mag-store ako ng pera or magsisave ako, dun ko po nilalagay sa bank account. Also, although I can use also my banks to pay, pero po minsan, mas less risky na sa akin and at the same time, mas mabilis din yung transaction sa payments kapag e-money ang gagamitin ko. So, depende na po yun sa ano natin, sa pangangailangan. Sabi nga dito, depende po sa kung ano ang primary usage nung gagamitin natin. Now, ano po ang i-open ninyo? Kung nag-guide po tayo na mag-open ng bank accounts, ano po ba ang i-open natin? O yan, at kung mag-decide ka rin po ng mag-open ka ng e-money
Okay. Back na ba ako? Am I back? Moderator? Okay. I think I'm back. So, ano po yung mga considerations natin? Meron po tayong tinatawag ngayon po sa na account po tinatawag ng bank account na basic deposit account. So, ano pong ibig sabihin ng basic deposit accounts? Ibig sabihin po nito, itong account na to ay pinadali. Pinadali para sa mga Pilipino ang pag-open. Hindi na kailangan ng maraming requisitos at mga requirements. Easy account opening. Kailangan mo lang ng isang valid ID. Kung wala kang valid ID, kailangan mo lang ng barangay certificate at kailangan mo ng 100 pesos para pang-open ng account. Walang maintaining balance. No dormancy charges. Maximum deposit, 50,000. Tapos, mag-earn ng interest depende sa bank. Pero po, maximum lang na pwede mong ma-deposit sa basic deposit accounts ay 50,000. Kasi po, kapag hindi na more than 50,000, papagraduate ka na doon sa regular savings account. Pero ang maganda po nito, kahit po 100 pesos, magkakaroon ka na ng bank account. Eh, alam naman natin, di ba? Lalo-lalo na po yung mga negosyante, yung ating mga estudyante, tayo po mga nasa gobyerno, tayo mga empleyado, kailangan natin ng bank account kasi marami pong transactions ang mangyayari kapag meron kang bank account. At kung sakali pong ikaw ay negosyante at meron kang transaction at yung magbabayad yung kliyente mo, bank to bank, o di at least meron kang bank account. Di ba? Okay, ito naman po yung sa e-money account. Easy rin po ang pag-open ng e-money account. Wala rin maintaining balance, pero po ang loading limit sa e-money is 100,000. Kasi nga, ang purpose lang naman talaga po ng e-money ay hindi po pagsisave kundi pagbabayad ng payments. Walang interest sa e-money and it can be linked to your bank account. Ito na po yung maganda doon. Kasi pag gusto mong i-replenish yung e-money mo, pwede mong nakalink siya sa bank account mo, magta-transfer ka ng pera from your bank going to your e-money accounts. Okay. So, hindi pa ba kayo solved sa idea na kailangan yung mag-digital, di ba? Marami na pong transactions ngayon ginagawa natin online. So, how do you open your account digitally? Okay. Paano po ba yon? I'll give you the step-by-step guide. So, guide lang po ito. Pag-open po ng digital account. Una, you need to download the application kasi po sa digital account, kailangan nyo ng cellphone. Diba? You need a smartphone in particular. So, you need to download the application, sign up as a new user, input the required information, take a selfie, and liveness test, upload required documents, and in some cases, meron din pong video interview. Pero bihira naman po yon. So, example. Ayan. What can you do kapag meron ka ng account? What can you do with your e-payments or online banking? Kapag po naka-enroll ka na, pwede ka nang mag-balance inquiry. Also, you could do bills payment. You could do bills payment kapag meron ka na pong online bank accounts or online bank accounts or e-money account. And also, you could do fund transfer. And many, many, many more. Ngayon po kasi marami nang pwedeng gawin kapag ikaw po ay kahook sa online. Lalo-lalo na po itong if you have the bank accounts. Okay. Examples po na pwede nyo pang gawin if you have e-money accounts or if you are if your account is already online, if you could access your bank account online or mobile. So pwede ka pong sa may mga negosyo, pwede kayong mag-batch electronic fund transfer. So ibig sabihin, yung payroll, kung maliit kayong negosyo, tapos meron kayong mga empleyado, pwede kayong mag-payroll accounts diretso sa kanila mga different bank accounts using batched electronic fund transfers. So, pwede na pong gawin yan. Pwede ka rin magbayad ng suppliers mo
kapag naka-mobile banking ka, kasi lalong-lalo na ngayon may mga travel restrictions. So ang gagawin nyo lang naman, ibubook mo yung ano, ito yung order mo sa supplier mo, you pay them online using your mobile banking app. Okay? And also, you could also pay your loans. So ngayon po, pwede na rin magbayad ng yung mga utang online. So magbo-mobile banking ka lang, 24/7 pwede mo po 'yung gawin. So hindi mo kailangan magmandali lalo na kung traffic 'yung pupuntahan mo, at least at your fingertips, at your smartphones, you could do all these transactions. Ganun din po pwede niyo gawin sa isa pang apps, 'yung PesoNet. Ano po, at InstaPay, pwede rin po. Ang kaibahan lang po, oh nga naman, by the way, ano po bang kaibahan nito PesoNet at InstaPay? So, yung PesoNet po, magre-recon siya banking hours, banking days. Ang InstaPay po, real-time, ano po, real-time 24/7, pero may limit lang po sa pwede mong ipadala under po, per transaction ng InstaPay. May maximum lang po siya ng 50,000 per transactions. Samantala, ang PesoNet po ay hanggang ilan po ang gusto mong ipadala, pwedeng gawin. Now, what you should know when you are to transfer funds via PesoNet or InstaPay. So, by the way po, kung hindi pa tayo familiar sa ganyan, pwede tayo mag-Google, pwede tayo mag-browse through our websites. Meron din po kami mga infomercials. Our Facebook accounts, i-like nyo po, i-add nyo po ang Facebook ng Bangko Sentral kasi may mga bits and tips kami binibigay doon from time to time. So, you can find us in the Facebook po. Pwede ka rin. Pwede rin po kayo mag-subscribe, i-like yung aming mga social media accounts. Okay. So, what you should know about PesoNet and InstaPay, you check if your financial institutions and the receiving financial institution is the same member in the fund transfer facility. So, ibig sabihin po, pwede nyo po bisitahin kapag ang inyong pong papadalhan at yung gagamitin nyo po ay talaga pong nakaregister sa InstaPay at sa PesoNet. Nandun po yan sa website. Nandito po yung link. Pinakita ko po sa screen. Ano po, pwede nyo i-screenshot ito para, or you can website, ano po, that's www.bsp.gov.ph. Okay? Also, you have to know the account details of the recipient. Ito po, wag niyo pong kakalimutan. Kailangan tama po yung account details ng papadalhan ninyo. Yung account number and account name niya dapat talaga tama. Ano po? Ayan po yung mga examples ng mga participants ng PesoNet. Ito naman po yung mga examples ng participants ng InstaPay. Okay. How do you transfer funds via PesoNet or InstaPay? Paano kaya? In the applications, meron po kasing applications na dinownload. Wala pa sa screen natin. Sige po, antayin natin. Hello? Parang hindi pa sumasabay yung screen ko. Hi. Bob, magre-refresh ata tayo ng screen. Ito? Yun. Medyo may lag lang tayo. May lag lang tayo ng konti. So, how do you transfer funds via PesoNet or InstaPay? So, in the apps, open the apps and select fund transfer and select transfer to other banks. Sometimes po yung interface nagbabago-bago depende sa phone nyo or depende po sa applications na gagamitin natin. At least, pwede po itong sa GCash or sa PayMaya. Ganun po nalabas. So, select transfer to other banks, enter the amount, account details of the recipient, then you have to confirm. Once confirmed, and may acknowledgement po yan na ibibigay sa inyo.
Sometimes SMS or combination of SMS and papadala pa sa email or sa text and ano po. So yun yung mga ways na malalaman mo kapag na-confirm yung pinadala nyo. Eh, di ba may mga ano tayo, minsan nagkakamali, actually yung prone kasi sa error dyan usually, yung pag-i-input ng account number. Di ba? O yung account details. Kaya please be mindful, please be careful of the pag-i-input ng account. May isa pang alternative. Kumbaga, sa mga ano po, may isa pang alternative tayo na pwedeng gawin. Yun yung tinatawag natin na QR code. Ano po? So, this QR, ano po, mag-generate natin ito using our apps also. Ang maganda po kasi kapag gagamitin mo naman yung QR codes, hindi ka na mag-i-input ng account name at account number, ganyan. So, sigurado ka na. Ano po? Ang maganda sa QR codes, it is globally recognized. Your utmost concern is safety of the users, appropriate treatment and fee determination, and also proper management of threats and vulnerabilities. Sabi ko nga, kumbaga, sigurado ka na pag na-generate itong QR codes na to, sakto na doon sa kung ano yung account name or account number na babawasan or ipapadalhan. Ito po yung mga services na ano, approved National Gold Standard Payment Services. The Philippine Payments Management Incorporated has approved of the EMB QR code as the national QR code standard for payments and financial services. So, yan po yung mga examples ng mag-generate natin. So, ang maganda po dyan, itatapat nyo na lang yung QR code reader nyo dyan. So, malalabas na po yung transactions. Ayan, ini-envision po ng BSP at ang NRP ng National Retail Payment System, ini-envision po niya na sana nga po ganoon na rin ang gagawin natin pag magbabayad tayo dun sa mga para iwas po yung ano paper-based. Ibig sabihin, iwas yung hawahan ng ano po kasi kung halimbawa yung hinawakan mong pera, hinawakan mong check, yung papel, di ba? O ng mga coins, may nandun yung mga virus and all. So, ang maganda po dito, tatapat-tapat nyo na lang po kapag sila magbabayad kayo, scan the QR code. Di ba po, ginagawa na rin to sa ibang establishment. You could pay using your e-money. Yung mga ano, pwede mong itatapat mo lang dun sa kanilang QR code. Pwede ka na magbayad. So, pwede na sa tricycle, sana, sa mamang sorbitero, sa mga shops, sa mga palengke. Sana po meron ng ganong QR code standards. Ayan. How to pay naman po sa QR? Paano naman po? Yung kanina, may isa pa siya tayo nung ano. Paano? Ito naman po, sa application, titingnan nyo lang dyan. I-choose nyo po yung pay QR. Then, i-scan mo na po yung QR code kung saan ka magbabayad. Kung kaninong QR code yung babayaran mo. Ayan. Pagkatapos po nun, i-enter mo na yung amount, then confirm. Ano ang na-shortcut sa transactions na to? Hindi ka na mag-i-input nung padadalahan mo, yung recipients mo. Ang i-input mo na lang po yung amount. And you will confirm. So, ang mangyayari po, i-scan ang QR code, input the amount, confirm. Samantalan dun sa isa po, ang gagawin mo is mag-i-input ka ng account details, amount, tapos magko-confirm ka. Dito, hindi ka na mag-input ng account details kasi nandun na po yan sa QR code na in-scan ninyo. Yan. Also, di ba nandun din po sa ano obheto po ng NRPS na pati po daw yung pag na ating mga government dues, taxes, and fees, pwede na rin. So, meron na rin po mga e-GoPay enables digital collection of the government taxes, dues, fees, and other charges. So, marami na pong ganong pangyayari na pwede mong gawin through, ano po. Okay. Next. Naglo-launch po last November 2019. So, meron na pong ganon. Okay. Features po ng e-payments and mobile banking.
Ano po ba ang kagandahan kapag ikaw po ay mag-electronic or mag-digital payments or mobile bank? Una, it is accessible. 'Di ba? Accessible in a sense na hawak mo na 'yung ano eh. So kahit saan, do sa hawak mo 'yung cellphone mo, you could do it. Convenient din. Less traffic. 'Di ba? Efficient in a way kasi pwede ka mag-multitask and at the same time marami ka pwedeng gawin kahit nakaupo ka. Basta may nandun yung mga apps. So, saka dapat malakas yung internet mo. Stable rather yung internet connections mo. Notifications and transaction history po, nage-generate din yan. After every transaction, successful transactions, magno-notify at merong transaction history. And it is safe and secure at the end of the day. Yun po ang umbeto natin. There are ways and means how our disk could be safe and secure. Important considerations na ano po na dapat natin tandaan para po ma-ensure talaga natin yung ating safety and security. Unang-una, ang i-consider is the internet connection. Kapag when you are doing digital payments, e-money, mobile banking, kailangan po stable yung internet para wala kayong mga technical glitches na mai-encounter. Second, make sure double check, triple check the correctness of information. Kasi 'di ba, mabilisan yung transaction. Kapag nagkamali ka ng isang number, nako, mahirap na ang pagre-reverse niyan. So ibig sabihin, mas maganda po na correct yung information na ilalagay natin. And also, acceptance of e-payment. Make sure na yung recipient mo accepted na yung e-payments and the risk involved. Ibig sabihin po, kapag mag-mobile banking ka, mag-online banking ka, huwag ka po gagamit ng public wifi kasi baka ma-jeopardize po ang iyong transaction. Make sure na sarili mo yung wifi connection mo and yung phone mo po, undergo ka po ng digital or mobile banking sa ano po, sa cellphone mo talaga. Kasi kapag sa mga, pupunta ka sa mga computer shops and all, may risk po na ma-jeopardize yung accounts mo at yung identity mo, yung details mo. Okay. Because may mga, at in every other ano po, ways naman talaga, meron tinatawag na mga frauds and scams. Ano po, relative to it. Kasi, 'di ba? Madali na kasi, easy na ngayon ang pagka-conduct ng mga transactions online. Mobile banking. So, nangyayari ngayon, may mga scam po na may donation daw po o may charity drive, may donation. Yun pala, yung fundraising na yun ay scam. So, yung mga beware, be mindful of the fake charities or fraudulent donation drives that take advantage the goodwill of the general public to help the needy or provide support. Lalo na po ngayon, marami po ngayong cases na nagtutulong tayo sa mga naapektuhan ng mga nasalata ng mga kalamidad recently at ng pandemic. Ano po? So, be mindful na kailangan talaga yung mga donation at yung mga charity na nakikita nyo po online ay legit. So, make sure paki-validate po kapag legit talaga po yung fundraising activities na yon. Pangalawa, be mindful of the impostors or mga investment scams or mga product scam. Akala mo po yung bibilin mo online, yung pala hindi totoo, kulang or fake. So yun naman, iba nagpapanggap na seller, hindi naman pala. So, please be mindful also of that. And yung mga money mules is another thing. Yan naman po yung mga person, money mules are persons recruited to lend their personal bank e-money accounts. Gagamitin po yung inyong account to receive cash, deposit, online transfers from illegal sources. So, prima, sabi niya, sige po, wala po kasi ako account dito sa Philippines, baka po pwede doon sa account mo, tapos we withdraw na natin. So, yung pala po galing sa masama. Or sa isang illegitimate transactions or illegal transactions. Okay?
Next po, please also be mindful of the online sex trafficking and exploitation. Sabi ko nga, yung mga fund transfers po or digital payments for online sex trafficking or huwag nyo pong gagamitin yung inyong phone fund transfer facilities to ano po, to do ano po yung mga to do po online ano po trafficking and exploitation. And yung donations naman po for terrorism purposes, please be also be mindful on that. Kasi po baka po yung pinapadala natin is para na po sa pag-finance ng mga terrorism at terrorist activities. Okay? These are the phishing. Beware of the scams. Marami po ngayon. Paalala lang po yung mga SIM swap attacks na mangyayari po kasi obtain na po yung sensitive information natin sa so please be mindful kasi nangyayari po yung fraudster mag-obtain ng sensitive information through phishing tapos po yung magre-request sila po na mag-SIM replacement under your name tapos po napalitan na nila yung SIM card mo so isa na po ang nagtatransact online kasi po meron na siyang meron na po siyang yung bagong SIM na activated, siya na po ang nagko-control. Please be mindful also of that. Marami po yan. So, how do you protect yourself from scams? Ito po yung maganda nating pwedeng ano. How do you protect? Una, fight mule, money mule scams by reporting suspicious transactions. Kapag po hindi kayo comfortable, kapag po sa tingin nyo ay naluloko kayo or may suspicion kayo dyan, please report it. Report it to your financial institutions. Then, fight COVID-19 scams by keeping calm, double check, spell check. Ano po? Yung mga, tingnan po, verify kung yun ay legit charity, legit donation drives. Okay. Another tip, to secure online financial charity, you have to stay vigilant in protecting your account from hackers, scammers, and fraudsters by what? Well, dapat po, pag nag-access kayo ng online accounts, wala yung kung sino-sinong ibang tao tumitingin sa likod nyo, baka tinatandaan yung password nyo, or yung ina-access yung inyong details. Ano pa po, huwag gamit ng kung kani-kaninong mga cellphone sa pagtatransak online. Mas maganda po, sariling gamit, yun pong gagamitin nyo for online transactions. And please do not share your account information, card details, or passwords to anyone. Create and use strong passwords and also activate two-step verification process. Yan po yung mga hindi lang basta po password. Minsan may one-time pin pa or minsan magdaano ka. So pwede po ganon. Input the details, account and password bago magdiretso may second step pa OTP. One-time password. So pwede yung ganon. So kapag may mga ganon pong features yung mga applications, please activate it. Mas maganda na pong maraming layer, maraming steps po ang verification process. Meron pong isang banko dyan, bago ka makakapag-fund transfer, magte-text sa'yo, sasabihin, you are about to fund transfer this amount. Please text send money if it is correct. So, ibig sabihin, ma-alert ka po. Hindi basta-basta magagamit yung account mo kung magpapadala kung kani-kanino. Mayroon pong two steps verification process. And transact only with legitimate and trustworthy online stores and vendors. Oh, malapit na po. Oh, tapos na yung 11-11. Anong susunod? 12-12. So, make sure that yung online stores nyo and vendors are legitimate. Enable text or email alerts for any activity on your accounts. Mas maganda po yun na kapag kahit po paulit-ulit, nag-withdraw ka lang, iti-text ka, mas okay na po yun. Nagbayad ka, nag-fund transfer ka, iti-text ka na naman, okay lang yan. At least, alam mo na legit at the same time, namomonitor mo yung transactions. Eh, paano kung nag-text sa'yo? Wala ka namang ginawang transactions. That's the time that you have to report to your financing institutions kasi suspicious activity na po yun. Then, you have to report those activity to your bank immediately. So, I think that ends my presentation. Thank you very much. Not unless if you have questions. Questions po?
You have questions or suggestions? I think I can turn it back to the moderator. Hi, moderator. Hello po, good afternoon po ulit. So, kung sino pa po yung may mga questions po, pwede pa natin pong ipadala to or i-message po ito sa ating comment section sa Facebook page. So, mamaya po eh kung babalikan po natin yung inyong mga katanungan sa ating resource person at nandito pa naman si Sir Kit mamaya. So, okay. So, sir, okay. Meron pa po tayong isang resource speaker. Yes po. So, kanina po naipakilala na natin siya kanina. So, pakilala po pa rin natin siya. Siya po ay ang siya po ay galing rin sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Siya po ay isang banking specialist ng BSP Naga. Siya po ay si Mr. Bobby Almeda. Good afternoon po, sir. Hello po. I'm back. Okay. Ano na po yung tanong? I didn't get the question, sir. Kunin ko po. Okay po, sir. Hello? Kasi po, may nagtatanong po dito. Parang hindi siya naka-login sa ating... parang hindi siya nanonood sa ating Facebook, pero nakikinig po siya sa ating tabi, sir. So, in case po daw sa... Nandiyan sa katabi. Sige po. Medyo choppy lang. Sige po. Dahan-dahan lang ng konti. Okay po. Pasensya na po. Shoot. Nawawala ang aking signal. Okay po. So, gaano po ba, sir, paano po ba natin, sir, malalaman daw yung validity ng taong gagawa ng sa account kung hindi po siya personally pupunta sa banko or sa mga finance institution na kanyang pupuntahan? Valid po ba ito, sir? Or talagang makikita ba natin na... Hello po. Okay. Sir, medyo choppy ka po ba? Okay, sir. Pasensya na po. Sorry for that. Okay, sir. Ipo-post na lang po namin, sir, yung question sa ating Facebook. Okay po. Sige po. Hindi. Or dito sa chat, sa Facebook ba? Sige na. Sige. May Facebook. Basahin natin. Wala pa. Wala pa ako nakita. Or sa Facebook or sa chat. Sige po. Minomonitor namin. Okay po. Mamaya na lang po ata, sir. So, move on na po muna tayo sa susunod na sige ating po. Speaker. Kasi, so, ang suggestion ko, sir, pwede at yung questions so that mamaya po sasagutin namin isa-isa. Okay? Okay po. Okay. Or sa chat ko rin sasagutin kapag kailangan niya na ng question. Okay? Some more? Thank you very much po, Sir Kit. Very much at magandang hapon ulit sa mga nakikinig sa atin. Okay, thanks. Okay. So okay, habang hinihintay po natin si Sir Bob sa ating susunod na pag-uusapan about sa digital financing, mayroon po kayong mga tanong tungkol pumapasok sa ating stream yard, pero sa Facebook po doon po natin mapapanood yung ating boom segment sa ating betto. Limited lang po kasi yung sa stream yard, so pero dito po sa Facebook dito po natin makikita, pwede tayong pumasok at manood. Okay, at yung mga question po ninyo pwedeng-pwede po ninyong i-commento yan sa ating comment box at babasahin po at sasagutin natin yan kasama ng ating resource speaker, magaling na resource speaker from Bangko Sentral ng Pilipinas, sandito sa Naga. Okay. So okay, pakilala pa rin po natin ang ating mga kasama, isa pang mga kasama mula pa rin sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Siya po ay isang senior specialist ng BSP Naga. Good afternoon po kay Mr. Bobby Almeda. Hello sir and welcome po sa ating program.
Sir, good afternoon. Sir, I'll be using yung account ni Sir Kate kasi medyo yung mobile phone ko hindi nakaka-connect. Sir, mag-share lang ako ng screen. Sige po. Yan. Okay. Sir, okay naman yung audio ko, everyone? Yes po, sir. Clear. Okay. So, siguro let's start. This will be very brief kasi ito, ano lang to. This is not the entire lecture talaga, but this is parang ano lang to. Yung shortened lang na lecture with regards to know your money. Na-mention kanina ni Kit, siguro yung digital finance. So basically, digital finance, yung may intervention na ng technology. So, para naman dun sa mga taong hindi aware dun sa mga technology, babalik pa rin tayo sa yung perang papel at perang barya. So it is a must that we must know our money. So what we'll be doing right now is we'll be introducing the Philippine legal tender. So, ano bang legal tender? Basically, legal tenders are notes and coins issued in circulation which when offered for payment of a public or private debt, it must be accepted. Ano bang ibig sabihin yan? Ito daw yung mga pera at mga perang papel at perang barya na pag binayad or pinagsukli ay kailangan tanggapin. Okay? So basically, that is the definition of a legal tender. Now, in the Philippines, sino po ba ang may karapatan na lumabas or bumigay ng authority, may otoridad para gumawa ng pera? Siyempre, Bangko Sentral ng Pilipinas lang. Wala na pong ibang government institution ang pwedeng para gumawa ng pera kundi ang Bangko Sentral lamang. Why? Bakit ko nasabing Bangko Sentral lang? Kasi po, pursuant to Republic Act 7653 or the New Central Bank Act, sabi doon, particular Section 50, the Bangko Sentral shall have the sole power and authority to issue currency within the Philippine territory. No other person or entity may put circulation, notes, coins, documents, or any object that in the opinion of the Monetary Board might circulate as currency. So, parang to laymanize, ito po yung parang blanket authority na nagbibigay sa Bangko Sentral ng Pilipinas ng karapatan, absolutong karapatan na gumawa ng pera at ito din po maglabas ng pera sa bansang Pilipinas. So, wala na pong ibang government institution or private institution ang pwedeng gumawa. Kung meron man lumabas ng pera, or ng legal tender na hindi galing sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ito po ay ang tinatawag nating mga counterfeit notes and coins na i-discuss po natin yan isa-isa mamaya. Okay? So pag sinabi pong legal tender, ito po ay yung mga pera na ginagamit natin sa araw-araw na pambili at panukli. So yan po ang Philippine legal tender. Now, kung matatanda nyo po, December of 2010, linabas po ang New Generation Currency Banknotes. Ano po ba yan? Ito yung mga makabagong henerasyon na pera. Ito po ang sample niyan. Yan. Siguro po familiar naman po lahat sa design ng New Generation Currency Banknotes. Medyo po yan, medyo delay sa Facebook. Okay, yun, lumabas din. Siguro po familiar naman po lahat sa disenyo ng pera natin, sa disenyo ng New Generation Currency Banknotes. Mapapansin nyo, ito pong New Generation Currency Banknotes na nasa screen nyo, ito po yung tinatawag nating Enhanced. Okay? Enhanced New Generation Currency Banknotes. Bakit natin sabing Enhanced? Kasi po, merong pagbabago sa disenyo ng pera. Okay? Sa design. Particular, sa security features ng pera. Okay? Hindi po binago yung
buo ang disenyo. Meron lang po tayong dinagdag na mga disenyo para po mas maging mahirap mapeke yung pera natin. So, ang question, what are the new generation currency banknotes? Ito na po yan. 1,000 piso, the 500 piso, the 200 piso, the 100 piso, the 50 piso, and the 20 piso banknotes. Okay? Kung mapapansin nyo po, the NGC banknote series features the BSP logo. Okay? Yung color blue. Yan po, mapapalitan na kasi makita natin sa social media, meron pong pinalabas na bagong logo yung Bangko Sentral. Okay? Ito din pong NGC banknotes, meron din po itong iconic figures. And yung Philippine Natural Wonders. And syempre po yung native fauna. So native fauna, yun po yung mga animals na native po sa Philippines. Okay? Ano pa ba? Coins. So familiar kayo sa coins. Okay? Kailangan tingnan natin lumabas sa FB. Okay, wala pa yung sa FB. Okay. Anyway, ang coins natin ngayon ay ilang piraso na sa new generation currency. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay? Meron po tayong 7 na disenyo ng barya natin. Nawala po yung 10 sentimo. Okay? Wala na po yung 10 sentimo, pero po merong dumagdag. Yung dumagdag po ay yung 20 piso coin. Meron tatanong, ba't daw pinalitan yung 20 pisong papel? Kasi po, sa pag-aaral, ang 20 pisong papel po ay madaling naluluma at madali pong nasisira. So, ang ginawa ng Bangko Sentral, base sa pag-aaral, sa pag-aaral ng UP particular, mas maganda daw po na palitan natin ng barya ang 20 piso para po mas tumagal ang buhay niya. So, parang yung pagbago ng papel na perang 20 piso sa 20 pisong barya, it outweighs yung expenses na may incur na Bangko Sentral ng Pilipinas. Kasi po, mas matagal pong magagamit yung 20 pisong barya. Okay? Yan. Doon sa perang papel, kung mapapansin nyo, ang na-feature po doon ay yung native fauna. Dito naman po sa serye ng NGC coins, ang na-feature naman po ay native flora. So yung mga tanim po na native sa Pilipinas. Mapapansin yung disenyo. Saka doon po sa nagtatanong kung bakit po iba na yung disenyo ng 5 piso? Kasi ang 5 piso na po ngayon ay nonagon. Hindi na po bilog. Because of public clamor, so na kinonsider ng Bangko Sentral ng Pilipinas, dahil nga merong mga maraming nagreklamo sa publiko, pinalitan po yung disenyo ng 5 piso natin. Hindi na po bilog. Nonagon na po siya. Okay? Okay? Kung may mga question po, mamaya nila po ang mga questions. Yan. Ito po. Are you familiar with this design? Basically, ito po ang tinatawag naming BSP coin series. BSP coin series. For the information of everyone, ito pong mga perang baryang ito ay meron pa pong halaga. Unfortunately, in some places here in Camarines Sur and Camarines Norte, I think even in the entire Philippines or entire Bicol region, merong mga tindahang hindi na tumatanggap nito. But please take note, hindi pa po na-demonetize ang mga coins na to. So basically, they are still legal tender. Pwede pa po silang gamitin panukli at pambili. Hindi pa sila demonetize. Ano ba yung demonetization na sinasabi ko? This is the process of removing the monetary value of a legal tender by the issuing authority. Hindi po dinemonetize ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang BSP coin series. So ito pong lumang disenyo ng barya, together with the bagong disenyong barya, it will hand in hand, sila po ay pwedeng gamitin na pambili at panukli. So okay po? So tandaan,
Ito pong perang lumang disenyong pera ay pwede pang gamitin, pambili at panukli. Okay? Malinaw po yan. Okay? Yan. Na-mention ko kanina ang legal tender power limit. Please take note na ang legal tender power ng pera natin ay may limitasyon. Okay? Sa perang papel, walang limitasyon. Anong ibig kong sabihin? Ang legal tender power limit ay yung halaga kung saan ang pera natin ay pwede mong gamitin pambili at panukli. Example, meron akong 20 million, 1 million pesos na 20 piso banknotes. Yung 20 pisong papel, ibabayad ko ng 1 million, sa halagang 1 million. Pwede bang, kailangan bang tanggapin? Yes po, kailangan tanggapin. Kasi basically, banknotes, wala po silang legal tender power limit. Ang meron na pong legal tender power limit ay ang perang barya. Particular, yung 10 piso at 5 piso at 1 piso ay pwede lang po nating gamitin pambili at panukli sa maximum na halagang 1,000 piso. So 1,000 pesos lang po ang legal tender power limit. Halimbawa, may nagbayad sa inyong utang. Ang utang ay 10,000. Binayaran kayo ng 10,000 piso na 10 piso. Pwede nyo bang tanggapin? Pwede po, tanggapin nyo na kasi po, bayad po yun sa utang. Okay? Pero po, kung kayo po yung tindahan, halimbawa, bibilang kayo ng bisikleta, ang pera ng customer, ng kliyente nyo, ay 10,000 pisong 1 piso. Pwede nyo bang tanggihan? Pwede po. Kasi po ang legal tender power limit ng 1 piso ay 1,000 piso lamang. Sa 25, 10 at 5, 1 centimo, ang legal tender power limit po natin ay 100 pesos lamang. Okay? Yeah. Okay? Pamilya, new generation currency banknotes enhancement. Ano ba ang nagbago sa security features ng ating pera? Ito po. Sa 20 piso po, ano po ang nagbago sa disenyo ng 20 piso? Disenyo ng security feature. Meron po ba? Wala po. Wala pong nagbago sa 20 piso banknote natin kasi po ang 20 piso banknote natin ay barya na. So basically, ang barya po, ang perang barya natin ay bibihirang napepeke. Okay? Bibihirang napepeke. So, 50 piso banknote. 50 piso banknote. Yan. Kung mapapansin nyo po, dito sa extreme right at extreme left, meron na po siyang tactile marks. Okay? Meron siyang isang pares ng tactile marks. These are horizontal bands located at extreme right and extreme left sides of yan po, tactile marks. Sana po nakikita ninyo ang aking screen. Kailangan ko pointer. Yan this one nasa extreme right, extreme left, and syempre na retain pa rin po yung tinatawag nating embedded security thread na 2 millimeter. Yan po. Yan pong parang guhit sa gitna. Yan, kung makikita niyo po yung pointer natin. Again, it is embedded. Nasa loob po siya ng papel. So, 100. Okay. Wala pa pong 100. Wala pa sa Facebook. So, sa 100 naman po, meron siyang dalawang pares ng tactile marks. Sir, 2 tactile marks. 2 pairs of short horizontal bands located in extreme right and extreme left of the banknote. Yan po. And meron din pong enhancement yung kanyang windowed security thread. Yan po. So, 4 millimeter na po siya and it adopted an indigenous weave design from the Bicol region. Yan. Yan po. Kung nakikita nyo, yan, updated na po sa Facebook. Mm-hmm.
And another thing, isa pa po dito, ang kagandahan po nito, meron po siyang 3D holographic design. And color shifting na po siya, so meron pong color variation siya, from violet to bronze, and bronze to violet. Yan, this one. Next. 200. Sa 200 po, meron po siyang 3 pairs of tactile marks. Yan. 3 pairs of tactile marks on the extreme right and extreme left. And meron din po siyang windowed embedded security thread. Ito pong windowed embedded security thread ng 200 adopts Ayakan indigenous design naman. And same with the 100, meron po siyang color shifting feature which turns its color from green to blue and blue to green, vice versa. Yan, this one. Yeah. 500. Sa 500 po, marami tayong enhancement. Okay? Una, yung tactile marks ng 500 ay ilang pairs? Meron po tayong 4 pairs of tactile marks. This one, tactile marks, 4 pairs. And meron din po tayong tinatawag na enhanced view panel. This one. Nakikita ba? Enhanced value panel. Yung pong... Yeah, this one. Enhanced value panel. Ang enhanced value panel has a rolling bar effect with color shifting from gold to jade. So meron din po siyang color shifting in addition to the rolling bar effect. Right. Moving forward, optically variable ink. Ito po, this one. Kung saan po makikita nyo yung stylized design ng Philippine flag. Okay. Ito pong optically variable ink, meron din po siyang color shifting feature. From gold to green and green to gold, vice versa. And this one. Siyempre, meron din pong enhancement. Yung embedded windowed security thread. This one. The windowed security thread. It adopts the indigenous weave design from the southern Philippines. Same with the other, with the previous security thread. Meron din po siyang color shifting feature from gold to jade and jade to gold, vice versa. Sa 500. ₱1,000 banknote. Right. Okay, wala pa. Okay, the 1,000 banknote. Same with the 500, meron din po siyang enhanced value panel. Okay? With the rolling bar effect and the color shifting from green to blue and blue to green. This one po. Like also with the other denomination, meron din po siyang tactile marks. The difference is the tactile marks in the 1,000 is five pairs na po siya. Located in the extreme right and extreme left of the banknote. Yan. Okay? And meron din po siya, kagandahan po dito sa 1,000 natin, yung kanyang window secure thread ay 5 millimeter na po. Mas malaki na po siya. Bakit po nilalakihan? Kasi po, most often, ang ginagawa po ng mga syndicates is nililipat po yung thread ng 100 pesos at inililipat sa 1,000 na counterfeit. So, yan po ang nagiging trend ng mga sindikato ng mga counterfeiters. To make it appear na yung counterfeit na 1,000 ay nagiging parang tunay. Kasi daw, tunay yung nilagay na windowed security thread. Okay? And this thread adopts the tinalak indigenous weave design. Yan. So, ang design pattern niya. And by the way, this windowed security thread meron siyang tinatawag na dynamic movements. Mamaya po papakita natin yung tinatawag na dynamic movements. So basically, yan po yung mga enhancement sa security feature ng new generation currency banknotes. Okay? Yan. Question, how do we determine kung tunay o peke yung pera? So how do we determine if the money is counterfeit or not? Basically, the simplest thing that we should do is observe the method of FLT. Ano yung method FLT? Feel, look, and tilt method. Ano yung feel, look, and tilt method?
Yan po, yung nakikita sa screen. Okay, fill the security paper, the embossed print, tactile marks. Look for the watermark, the security fiber, the symmetric serial number, the see-through mark. Tilt the security thread, conceal numerical value, the OVI, the OVD patch, and the enhanced value panel. Ano ba yan? Mabilis tayo kasi kakapusin tayo ng oras. So yan, yan po yan. Kung makikita nyo sa image in front of your screen or your mobile phone, yan po ang security feature na na-mention ko kanina. So color-coded siya. Yan, color-coded. So iisa-isahin po natin yan briefly. Iisa-isahin natin briefly. Unang gagawin to determine the genuineness of a note. Yung pera, genuineness. Yan, fill the paper. So fill the security paper. Ang tunay na pera, ang tunay pong pera ay rough to the touch, magaspang. Ang peke pong pera ay smooth to the touch or madulas. Okay? So, bakit magaspang ang tunay na pera? Because the security paper of a genuine currency is made up of 80% cotton and 20% Philippine abaca. Kaya magaspang siya pag sinasalat. Okay? Next. Kailang po. Embossed prints. So, feel the embossed prints. Ano ba yung mga embossed prints dyan? Yan. Yan pong nasa pulang boxes. All of them are embossed prints. These prints are an effect of what we call intaglio printing. This is a kind of printing which causes this a raised print. Okay? So, ang yung raised print na yan, yan yung tinatawag namin na embossed prints. Yan po ang mga embossed prints. So, sa counterfeit ba mayroong embossed prints? Wala po. Kasi po ang ginagawa ng counterfeiters, they are usually they are printing in photo printers. Wala naman pong photo printers na available in the market na nagpo-produce ng embossed effect. So different yung ginagamit ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Okay? Next. Yan. Okay? Tapos yung fill. Ito naman. Look. Fill. Look. Look na tayo. Look at the watermark. What is a watermark? It is the shadow image of the portrait. Tingnan nyo po. Kailangan po yung shadow image must be the same image kung ano nasawak yung pera. Okay? And dapat ang image niya ay makikita lamang pag tiningnan ang pera sa against the light. Against a source of light. So, dapat merong source of light sa likod ng pera, dapat makikita mo yung shadow image. Pag nakita mo yung shadow image, kahit walang liwanag sa likod ng pera, ibig sabihin, pwedeng counterfeit po yung hawak nyong pera. Okay? And kailangan din po, detalyado yung watermark ng pera, ng genuine na pera. 20 piso, sa 20 piso, from 20 piso to 1,000 piso, meron po tayong tinatawag na security fibers. These are red and blue fibers in the paper. Ibig sabihin yung in the paper, nasa pera po siya. Nasa loob, actually hindi naman sa loob, nasa ibabaw ng pera, on the paper. Ito po ay hindi naka-imprenta, okay? Hindi naka-imprenta. Ibig sabihin, sa tunay na pera, yung security fibers, pwede po siyang tanggalin. Sa peking pera, ang security fibers, hindi pwedeng tanggalin. Bakit? Kasi po sa peking pera, usually, ang mga security fibers ay naka-imprenta din. Okay? Naka-imprenta din. And another good thing about the security fibers is its fluorescent feature. What do you mean fluorescent feature? Pag ginamitan nyo po ito ng infrared or ng ultraviolet light, mag-glow po siya. Tulad po na nasa screen nyo. Okay? So, syempre, yung sa counterfeit, hindi po yun mag-glow. Kasi po, yung sa counterfeit naman, ay naka-imprinta. And wala po siyang fluorescent feature, parang fluorescent chemical na ginagamit sa paggawa ng security fibers. 1,000, serial number. Okay? Ang serial number po natin ay asymmetric in nature sa new generation currency banknote. Unlike before, yung serial number ay equidistant dun sa lumang pera natin. So ngayon po, para mas mahirap kopyahin, mas mahirap i-imprenta na magkakaiba ang serial, ang ginawa po ng Bangko Sentral ay ginawang asymmetric number, increasing in size.
And same with the security fiber, this asymmetric serial number also glows in ultraviolet or infrared light. So meron din siyang fluorescent feature. Okay? Nakita niyo sa screen. Actually, wala pa sa Facebook, pero yan, andyan na sa Facebook. Okay. Ano tayo? Moving forward. Si True Mark, yan. Si Mark po is parang ano siya, parang an image in front and at the back that when you view it against the light, makikita niyo po yung complete form. Yung stroke niya po should be complete form and hindi po sila nag-overlap or hindi po sila continuous ang stroke. This stroke, ito po palang ano na to, itong image na ito, this is from a pre-Spanish writing system called Baybayin. Ang ibig sabihin po nitong word na to is Pilipino. Pilipino with a P. Okay? Pilipino. Yan. Okay. Ito po, nagiging po siyang continuous, one flow, one stroke, kasi po, meron kami tinatawag na offset printing. When you print the front and the back at the same time. Unlike po sa counterfeiters, ang ginagawa nila, you print in the front, then after the printing in front, itatalikod niya, parang ibabaliktad, mag-i-print naman sila. So, minsan, hindi po yun nagkakalapat, hindi po nai-exacto ng mga sindikato or counterfeiters. Okay. Concealed numerical value. This is a superimposed numerical value located at the smaller portrait. Saan po ba yan? Yan. Makikita nyo po yung may square na red. Yan po ang concealed value. Ito pong concealed value is very, very difficult to imitate. Okay? This, because it is superimposed. Kung meron man nag-try, sabi ko kanina, di ba concealed value? You need to tilt the currency. Kailangan nyo pong itagilid or ikiling yung pera para makita nyo yung concealed value, yung superimposed numerical value. Sa counterfeit, most of the time, makikita mo yung sinasabi nilang concealed value kahit hindi mo tinitilt. So, pag nakita nyo yung concealed value without tilting or hindi mo kinikiling, itinatagilid yung pera, pwedeng counterfeit yung perang hawak-hawak nyo. Pero pwedeng counterfeit. Okay? So, this is a rush. Then, the embedded security thread. Yan. Yan. Sa 20 piso pong papel at 50 piso, meron tayo tinatawag na embedded security thread. Sa 100, 200, 500, and 1,000 piso, meron tayong tinatawag na windowed security thread. Okay. Yan. Kasi po, para daw siyang metallic stitch. Parang tinahi siya across the face of the banknote. Okay? While on dun sa 20 and 50 natin, embedded siya kasi nasa loob siya ng pera. Wala kang makikitang nakalabas na parte nung thread. Ito yung kagandahan dun sa 1,000 na sinasabi ko. Sa 1,000 piso bankroll, meron tayong tinatawag na dynamic movements. Yan. When you tilt the 1,000 piso banknote, tingnan niyo yung windowed security thread niya. Meron tayong tinatawag na rapid effect at motion effect when tilted. Wala po ito dun sa lumang disenyo ng NGC natin, sa lumang security design. Kaya, mas lalong mahihirapan kopyahin or parang i-imitate yung pera natin. Yan, again, meron tayong optically variable device patch, same ng kagaya nung naunang labas ng 1,000 piso, the optically variable device patch. Yan. And ito, optically variable ink. Na-mention ko kanina, yung sa 500, dun sa bilog, yung 1,000 naman ay sa numerical value. Okay. Nag-turn, may color shift, pag sabing optically variable ink, may variation sa color. Sa genuine note na 1,000, merong variation sa blue to purple, blue to violet, blue to magenta. While sa 500 natin, meron tayo gold to jade. Sa counterfeit note, usually, ano lang po yan, blue or magenta or gold jade. Wala pong color variation, walang color shifting. Kasi po wala naman silang panggastos
na makabili ng mga inyong mamahaling mga printer tulad na ginagamit ng Bangko Sentral ng Pilipinas. So basically it's a protection. A good protection from counterfeiters. Yan. Again, yung na-mention ko kanina, yung rolling bar effect ng enhanced value panel ng pera natin. Okay? From blue to green and green to blue sa 1,000 piso and gold to jade, jade to gold sa 1,000 sa 500 piso. Yan. Medyo delay lang ano natin. Okay. Sa coins po, meron pong medyo may nag-attempt mag-counterfeit. But unfortunately, lugi sila. Kasi mahal po ang pag-mint, ang paggawa ng coins. So malulugi sila pag kinopya nila ang disenyo. Pero protection na rin, ano ba yung paano ba natin ma-determine? Usually, pag merong counterfeit na coin, tingnan niyo po yung mga mukha, yung disenyo. Most of the time, ano sila, parang hindi sila detalyado. Hindi buhay yung mga mukha, hindi buhay yung mga halaman sa pera. So kaya titigan nyo. Pero kung dudang-duda kayo, dalhin nyo sa Bangko Sentral ng Pilipinas para po ma-determine natin kung tunay o peke yung coins natin. Okay? So ito very brief na lang po. Daan na lang po natin. So according to Article 168, illegal possession and use of false treasury or banknotes are punishable by the revised penal code. Ito po ang ginagamit, ito pong article number 168, kung meron pong nahuhulihan at gumagamit ng mga pekeng pera. Sila po. Okay? So, paano natin i-confiscate yung pera na pwede sinabi nating peke or sa pananaw natin ay doubtful? So, kailangan po natin magbigay ng temporary receipt bearing all the information and kailangan po may signature ng owner or holder nung counterfeit or yung doubtful na currency. And the same must be submitted 5 working days from the date of receipt. Yan. Okay? Yan, ito po pinaka siguro last slide lang po ito. Presidential Decree 247. It shall be unlawful for any person to willfully deface, mutilate, tear, burn, or destroy in any manner whatsoever currency notes and coins issued by the Central Bank of the Philippines. So, bawal po sirain ang mga pera natin. Bawal sulatan, bawal staple, bawal ipasok sa microwave. Dahil para daw mamatay yung coronavirus, yung COVID-19, bawal po yun. Bawal ibabad sa alcohol. So kasi baka po masira yung pera and you could be liable for a punishment of not more than 20,000 or by an imprisonment of not more than 5 years. Okay? So siguro po mag-open forum po tayo. Any question po? Hopefully hindi po na-interrupt yung internet connection natin. Okay. Okay, yes, sir. Sa ating viewers po, pwede po kayong, meron po kayong question sa ating resource speak persons ngayong hapon? Pwede po yan itanong ninyo sa ating live streaming. Okay, sa tingin ko, sir, malinaw po. Malinaw na iparating natin yung mga topic sa ating viewers. Pero sir, matanong ko lang po kasi habol ko din sa inyo to, Sir Bobby. Itong, ngayon po na... Sir Bob? Wala. Hello, Sir Bob? Sir Bobby? Sir Bobby, pwede niyo pong i-unmute po yung microphone natin para. Yung tanong po sir ay para sa iyo po, Sir Bobby. Okay po.
Okay, habang inihintay po natin yung ang ating resource speaker, maraming salamat po sa ating sponsor ngayon, yung College of Economics and Management. Sila po yung nag-abala sa para maiparating natin yung mga kaalaman or yung topic natin tungkol sa digital finance at tungkol dito sa mga bagong features ng ating pera na inilalabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At sa susunod po, asahan po ninyo, baka po meron po kayong gustong training na i-feature din mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, at maaari po natin yung ipakiusap or maaari po natin yung patulong pa rin ng Bangko Sentral ng Pilipinas, idadalhin po namin sa inyo ang training na ito kung ano man po ang gusto ninyong i-training tungkol sa finance management or sa digital finance. Okay. Sir Keith? Oh, baka po may question. Sayang naman. Oh, bira po, tayong sir. Nagkakita-kita. Mm-hmm. Oo. Sige po. Let's shoot. You could check we are looking at your comments. Pwede sa comments or pwede nandito. Let's see. Okay. Chat number one. Comment. Okay. Wala. Wala. Papa, thank you po. Good afternoon po. Okay. Good afternoon. So siguro clear. Mamaya sir, wag mo sure na tayo dyan sa BST. So siguro po malinaw naman ay parating ng ating mga resource person ang ating mga topic, ang ating kaalaman tungkol dito sa digital financing at syempre sa mga bagong features ng pera na nagmumula o pinapalabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas. So maraming salamat po sa ating mga magagaling na resource person ngayong araw, kay Mr. Keith and Mr. Keith Edward Hidalgo at kay Mr. Bobby Almeda sa pagbabahagi ng kanilang kaalaman sa paggamit ng digital finance at ang ating bagong kaalaman sa dito sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Malaking tulong po ito para mas mapabilis ang ating transaksyon at usaping pinansyal. At malaking tulong rin para masiguro na safe pa rin tayo, lalo na sa COVID, di ba? At dahil nga sa hindi po tayo physically pumupunta sa at nakikipagsiksikan sa mga sa pagtransak ng ating financials. Sa mga viewers po, maraming salamat din po sa pagsama sa ating beto ngayon, ang Balitaktakang Edukasyon Teknolohiya. Asahan po ninyo, maraming salamat po sa isang makabuluhang balitaktakan, Sir Keith and Sir Bobby. Thank you very much po. Baka po mayroon pa po kayo, Sir Keith, idagdag bago tayo magpaalam or sabihin sa ating mga viewers. Okay, so una po, in behalf of the Bangko Sentral ng Pilipinas, Naga Branch, headed by our branch head, Marlene J. Pahe, kami po ay nagpapaabot ng maagang maligayang Pasko at manigong bagong taon po sa inyong lahat. Asahan niyo po na ang Bangko Sentral, una, nandito po para po sa serbisyo ng mga sa pagsiservisyo po sa pananalapi, sa pamamagitan po ng tamang impormasyon. And pangalawa po, nandito rin po yung Bangko Sentral, tumutulong din po sa mga gawaing makakatulong po sa academic institution katulang po ng mga public info campaigns. Nagbibigay din po kami ng lectures and at the same time po, katuwang namin ang CBSUA sa pagpapalaganap po ng kaalaman patungkol po sa ekonomiya at financial. At pangatlo po, asahan nyo po na ang BSP naghahangad po na naging mas malapit po sa mga tao. We bring BSP closer to the people. Okay? So, marami pa po tayong magiging partnership. Marami pa po tayong mga pagkakataon. Hopefully po, next year, it will be a different scenario. So, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Maraming salamat po sa pakikinig at panunood. Maraming salamat at magandang hapon po sa ating lahat. Okay. Maraming salamat po mula dito sa CBSUA. Maraming salamat po dyan sa inyo sa DST.
So mga kaibigan, patuloy po ninyong suportahan ang mga programa ng Central Bicol State University of Agriculture hanggang sa susunod po na edisyon ng ating segment na BETCO, ang Balitaktakang Edukasyon at Teknolohiya. Ako po si Marvin Muling. Magandang hapon po.